Ang kwentong pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa pinakanotoryos na kaso sa Singapore. Ito ay ang Dakalang River Body Parts Murder. Sa mga salitang ito ay alam na natin kung ano ang nangyari sa biktima. Natagpuan ito sa Kalang River na hiniwalay sa pitong parte. Ang kasong ito ay nangyari pa noong June 2005 kung saan ang biktima ay isang dalagang Chinese national. Ang kasong ito ay mailalarawan ng mga officers na isa sa mga pinakamalalang kaso sa Singapore dahil ang ibang mga parte ay hindi na natagpuan pa. Ngunit, papaano nga ba ito nangyari sa dalaga? At sino ang kanyang tunay na salarin? Tara, alamin natin ang kwento ng Dakalang River Murder. Ang Singapore ay kabilang sa mga bansang may lowest crime rate. Sa taong 2022 ay binansagan ang Singapore na safest at most peaceful country sa buong Asia dahil bihira lang ang krimen dito. Pero bago ito ay may isang krimen dito noon na tumatak sa isipan ng mga mamamayan. Nangyari ito noong 2005. June 16 sa taong ito ay may isang park cleaner ang naglilinis malapit sa Kalang River. Di nagtagal ay nakakita naman siya ng brown na cardboard box na nasa buhangin at pansin niya ito ay nabasa. Kaya hinala niya na marahil ito ay inanod mula sa ilog. Unang pag-aakala niya ay isa lang itong unopened parcel na nahulog. O di kaya ay basura na basta-basta na lang itinapon sa ilog ng mga irresponsabling tao. Kaya binuhat niya ito para itapon sa tamang lugar. Pero pansin niya na may kabigatan ito. At dahil basa ang nasabing box, kaya nahulog ang laman nito. At nagimbal na lang ang tagalinis nang ang nahulog ay isang green plastic bag. At ang laman nito ay parte ng tao. Ito ay ang lower torso o ang hita. Maliban sa plastic bag, ay binalot din ito ng Chinese newspapers. Kaya agad niya itong ibinalita sa mga pulis. Ayon pa ng inspector, ay ito na ang pinakamalala na nangyari sa isang biktima na kanilang naimbestigahan. Nahirapan din sila sa unang imbestigasyon nito dahil wala man lang itong bakas o birthmark na maaaring makatulong sa pagkakakilanlan. Hindi din nila matukoy kung saan direksyon ito nagmula. Sa mga lungsod ba malapit sa Kalang River o maaring sa ibang isla? Dahil ang Singapore ay malapit lang sa global shipping routes kung saan daan-daan mga cargo vessels ang dumadaan araw-araw. At unang hinala nila na maaaring ang parteng natagpuan ay nagmula lang sa isa sa mga cargo vessels. Hinulog ito at naanod sa Kalang River. Mahigit isang oras ang lumipas ay nagsagawa naman sila ng malawakang police search na may 2 kilometers radius mula sa unang lugar. At di nagtagal ay muli na naman silang nakakita ng cardboard box. Ang nasabing box ay nakita nila sa kabilang bahagi ng Kalang River. Ito ay may 200 meters ang layo mula sa unang box. Ang laman nito ay upper torso. Ito ay ang parte mula sa biwang hanggang sa balikat. Binalot din ito ng Chinese newspapers at transparent na green plastic bag katulad sa una nilang natagpuan. Ang pagkakaiba lang ng dalawang box ay ang una ay isa lang ordinaryo at ang pangalawa ay box ng isang printing machine. Kaya nag-dispatch na din sila ng ibang team para mag-imbestiga kung saan nagmula ang printer box. At agad man nilang na-trace ang presyo at barcode nito. Ang printer box ay nagmula lang pala sa lokal na tindahan ng Singapore. Kaya sigurado na sila na ang mga parte ay hindi nagmula sa mga cargo vessels. Maaaring ang biktima at ang salarin ay residente lang ng isa sa mga lungsod ng Singapore. Para masiguro na konektado lang ang dalawang parte, ay dinala nila ito sa forensic lab para masuri. At napatunayan ng eksperto na iisang tao lang ang nagmamayari nito. At tinatansyang nasa 20 pataas ang edad nito. Pero nahirapan naman ang forensic team sa pagkakakilanlan ng biktima. Dahil nga ay matagal na ang pagkababad nito sa tubig at natanggal na ang mga bakas na ebidensya. At nakumpirma din nila na mahigit 24 oras na ang lumipas pagkatapos ng sinapit nito. Ayon pa na nagkandak ng autopsy ay hindi nila makumpirma kung ano ang cause of death nito dahil hindi ito nakitaan ng defensive injury. At isa pa, nawawala din ang loo nito.
na makakatulong sana sa pagtukoy sa cause of death. Pero sa pamamagitan ng pangalawang natagpuan na parte, ay nakakuha naman sila dito ng lead sa investigasyon. At ito ay sa pamamagitan ng fingerprint. Kaya agad namang sinuri ng mga officers ang mga internal databases para maghanap ng match sa fingerprints. At mahigit 6 na oras lang ang lumipas pagkatapos matagpuan ang dalawang box, ay nakahanap agad sila ng match. Ito ay ang biktimang si Liu Hongmei, 22 taong gulang at isang Chinese national. At 3 taon na itong nasa Singapore bago ang sinapit. Nakumpirma din nila kung saan ito nagtatrabaho. Si Liu Hongmei ay pinanganak noong September 14, 1982 sa Changchun, Jilin, China. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid. Pumunta siya ng Singapore noong 2003 para makipagsapalaran. At dito ay nakapasok naman siya ng trabaho bilang production worker sa isang electronic company. Ito ay ang Agiri Systems. Ayon pa ng mga kakilala at mga katrabaho niya, si Liu Hongmei ay madali ding pakisamahan. Kaya marami itong mga naging kaibigan. Higit sa lahat ay dedikado din ito sa trabaho at hindi ugali na pumalya. Kaya laking pagtataka na lang nila nang biglang nag-awol si Liu Hongmei noong July 15. Hindi ito sumipot para sa night shift nito sa trabaho. Sa investigasyon ng mga pulis ay isa-isa naman nilang tinanong ang mga katrabaho ng dalaga. Pero ang nakatawag pansin sa kanila ay ang impormasyon mula sa kanila na si Liu Hongmei ay 2 beses na daw na promote sa trabaho. Dagdag pa nila ay hindi normal sa kumpanya nila ang magkaroon ng mabilisang promosyon. Kaya isa din ito sa naging dahilan na maraming nadismaya sa naging tagumpay ni Liu Hongmei sa kumpanya. Ngunit may ilan rin ang nagbigay pa ng mahalagang impormasyon. Hinihinalaan ng iba na itong si Liu Hongmei ay may lihim daw na relasyon sa kanilang supervisor. May nakakita daw sa dalawa na nagkaroon ng intimate behavior sa loob mismo ng kumpanya. Kaya may mga naghihinala rin na ang promosyon ni Liu Hongmei ay konektado sa kanilang supervisor. Dahil sa impormasyong ito, ay isinailalim na nila sa initial interrogation ang supervisor. At hindi muna nila sinabi dito na natagpuan na ang ibang parte ni Liu Hongmei. Ngunit itinanggi nito na wala siyang relasyon sa biktima. Kaya dahil dito ay nag-request na ang police inspector na mag-conduct ng search sa kanyang apartment at pumayag naman ang supervisor. At inimbestigahan nila mismo ang mga personal na gamit nito. Ngunit ang pinaka-importanteng nakatawag sa kanilang atensyon ay ang mga nakatambak na Chinese newspapers sa kanyang home office. Katulad ito sa natagpuan sa Kalang River na binalot sa mga parte. Maliban dito ay nakahanap din sila sa loob ng apartment ng mga transparent na green plastic bag. Katulad din ito sa natagpuan nila sa Kalang River. Kaya dahil dito, ang supervisor ay dinala na nila sa police department. Sa araw na ito ay patuloy parang hinahanap ng police search team ang iba pang mga parte, lalong-lalo na ang loo nito. Dahil patuloy parang itinanggi ng supervisor ang relasyon niya sa biktima, kaya inamin na nila dito na natagpuan na si Liu Hongmei at wala ng buhay. Sinabi pa nila dito na ang lahat na natagpuan nila sa Kalang River at ang mga natagpuan nila sa kanyang apartment ay isailalim nila sa DNA testing at malalaman din nila kung sino ang tunay na salarin. Kaya sa takot ng supervisor ay inamin na niya na may relasyon nga siya sa biktima at siya din ang responsable sa sinapit nito. Ang hindi maintindihan ng mga pulis, kung may relasyon nga siya sa biktima, ay bakit niya ito tinapos? Kaya noong June 17 ay formal nang inanunsyo sa publiko na ang supervisor nga ang salarin ni Liu Hongmei. At hinihintay din nila ito na aminin kung nasaan na ang ibang mga parte. Ang supervisor ni Liu Hongmei ay ang 50 taong gulang na si Liu Xiuchor. Noong 1997 ay nakapasok ito ng trabaho bilang production supervisor sa electronic company na Agiri System. At dito na sila nagkakilala noong 2003 ni Liu Hongmei. Ngunit ang tao ding ito ay isang pamilyadong lalaki at may 3 mga anak. Laking gulat na lang ng mga kakilala at mga kaibigan nito na siya pala ang salarin na dalaga. Ang pagkakaalam nila, si Liu Xiuchor ay isang mabuting asawa at ama sa kanyang mga anak. Kaya nagulat na lang ang lahat sa balitang ito, lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Sa laysay nito sa mga pulis,
ay noong June 15 daw ay nagkasundo sila na wakasan ang mga sarili. At ang nagplano daw nito ay mismong si Leo Hongmei. Napagkasunduan nila na ang mauuna ay ang dalaga. Pagkatapos ay siya naman ang susunod. Kaya sa araw daw na iyon ay tinapos na niya nga si Leo Hongmei sa pamamagitan ng pagkakal nito gamit ang tuwalya. Pero nung nakita na daw niya ito na lumisa na, ay natakot na siya at ayaw na niyang sumunod pa dito. Kaya dali-dali niya itong hinila sa banyo at doon na niya ito hiniwalay sa pitong parte. Gamit niya ang kitchen cleaver at rubber mallet. At doon niya itinapon sa Kallang River ang ibang mga parte. Ang iba naman ay doon niya itinapon sa Singapore River. Sa sinabing ito ng suspetsado, kaya nagpadala na sila ng search team sa Singapore River para ma-recover ang iba pang mga parte. Ngunit pinagdududahan din nila ang sinabi nito na plinano nila mismo ng biktima ang sinapit nito. Kutob nila na may hindi pa sinabi sa kanila ang matanda. June 18, sa araw na ito, ay nalaman din ng mga officers na ang Singapore River ay nililinis pala kada dalawang araw at dinadala ang mga nakuhang basura sa incinerator plant na nasa West Singapore. Kaya sigurado na sila ng ibang mga parte ay nasama na sa mga basura at dinala na ito sa incinerator plant. Kaya agad sila sumugod sa planta. At dito ay tumambad naman sa kanila ang mahigit 3 tonelada na mga basura. Inabot naman sila ng hating gabi nang matagpuan na nila ang ibang mga parte. Ito ay ang lo at ang mga binte. Ngunit hindi na natagpuan pa ang dalawang paa at ang mga personal na gamit ni Leo Hongmei. Maliban dito ay nakatanggap naman sila ng mga nakakagulat na impormasyon. Ang biktima daw ay nag-report pala noon. Ito ay 2 araw bago ang sinapit nito. Ine-report nito na nawawala ang kanyang mga bank cards. At may mga unauthorized withdrawal ito na umabot ng mahigit $2,000. Dahil dito ay nireview na ng mga officers ang CCTV ng bangko. Sa investigasyon ay napatunayang ang misteryosong tao na nag-withdraw ng pera ni Leo Hongmei ay si Leong Suchor lang pala. Nang muli nila itong kinausap patungkol sa nakita nila sa CCTV, ay sinabi lang nito na siya nga ang nag-withdraw ng pera at nasa uli na daw niya ito. Pero sa investigasyon ay walang nakitang katibayan ang investigador na nasa uli niya nga ang pera sa biktima. 10 araw matapos siyang maaresto, ay may panibago na naman siyang statement. Ayon nito na ang ATM card ay ninakaw niya nga nung nagmutil sila ng biktima at alam din niya ang PIN number nito. At dagdag pa niya na kaya daw niya tinapos si Leo Hongmei ay dahil sa report nito sa mga pulis sa nawawalang bank cards at sa mga unauthorized withdrawals. Natakot si Leong Suchor na siya ang matukoy na magnanakaw ng bank cards at pera. At kapag nangyari daw ito, ay malalaman din ng lahat ang lihim nilang relasyon. Ayaw niyang malaman ito ng mga kakilala niya, lalong-lalo na ng kanyang pamilya. Kaya noong June 15 daw, ay inimbitahan na niya ang dalaga sa apartment niya habang nagbabakasyon ang kanyang pamilya. At doon niya ginawa ang plano na tapusin ito. Sa madaling salita, ay ginawa niya iyon sa biktima dahil ayaw niya masira ang kanyang reputasyon. July 11, 2005 ay araw naman ng funeral rites ni Leo Hongmei. Pagkatapos nito, ay cremate na ito at ipinadala sa hometown niya sa China. May 3, 2006 ay ang unang paglilitis na akusado. Ngunit binago na naman ito ang kanyang statement at iginiit nito na plano nga nila ng biktima ang sinapit nito. At kaya niya daw nagawa ang krimen ay dahil binigyan siya nito ng pahintulot. Marami pa ang nangyari sa paglilitis. Ngunit noong May 19, 2006 ay napatunayan na siyang guilty at sinentensyahan naman siya ng death penalty by hanging. September 2006 at November 2007 ay nag-appeal naman siya ng clemency para maibaba ang kanyang sentensya. Ngunit pareho itong na-reject. Kaya noong November 30, 2007 ay araw naman ng kanyang parusa. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Leo Hongmei. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.